Hello guys, once again, welcome to another episode of OVI On Air. This is Coach Mico and I'm with Coach Adrian Del Rosario, sir. Yes, good morning Coach Mico at good morning sa lahat ng digital partners natin dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Yes, and again, Coach Adrian, talaga namang isa sa mga importanteng pag-uusapan natin today is all about information on our e-policy or electronic certificate of coverage. Yes. At ang napapaloob dyan, isa sa mga pinaka-importanteng pag-uusapan natin ngayon, ano ba yung insurable age under OVI products at yung insurable interest na tinatawag? Ayan, kaya tawagin nyo na ang inyong mga digital partners dahil marami kayong matututunan sa episode na to. So again, everybody, let's start on. Welcome to OVI On Air. All right, so welcome back. Again, Coach Mico, gaya ng nabanggit natin kanina, insurable interest at insurable age. Ano nga ba ito? At bakit importanteng malaman ng mga digital partners natin. All right. So let's first start off, Coach Adrian. Mm-hmm. Yung tinatawag na insurable age. No? Mm-hmm. Ano ba tong insurable age na to? Bakit ba may tinatawag na insurable age in terms of the e-policy or electronic certificate of coverage ng OVI? Coach Mico, yan. Ano, insurable age, ito yung edad, no? Yung coverage ng edad na pwedeng i-cover o makinabang doon sa ating SealPro products. All right. So meaning, when you say insurable age, Coach Adrian, meron lang tayong specific group of age or group of people that na we pwede. Can cover under the OVI SealPro product. Coach Mico, kasi gaya ng sinasabi natin palagi, hindi lahat ng nag-a-apply no sa insurance kino-cover. In fact, you don't buy, no? You apply for it, no? Kaya isa sa mga requirements yung edad, no? So 18 to 65 dito sa atin, no? So meaning dapat 18 to 65 lamang. All right. So maliwanag yan, ha? So sa lahat ng mga digital partners and digital members na nakikinig ngayon, ang insurable age ng OVI SealPro products is from 18 years old to 65 years old. Ayan. So, ito siguro magandang katanungan, Coach Adrian. Unahin natin yung tanong. From that insurable age na policy natin, na clause, no? Pag-usapan muna natin yung mga nasa 65, no? Okay. So, let's say lumampas ng kaunti. Yan. No, kasi doon medyo nalilito sila, eh, correct. Diba? Let's say you are 65 right now and you availed, no? Yung coverage ng SealPro. And alam naman natin na sa OVI, you actually avail the coverage one-time payment. Yes. And you are covered for one year. 12 so, months, no? 12 months. So, hindi ito monthly payment. Wala kang monthly na binabayaran. Pero ito yung isang one-time payment na very minimal for a great coverage and great benefit limit protection for 1 year. Yes. So, what if, like for example, you are 65 years old right now and you avail the coverage. And in the middle of the 1 year, the middle of the 1 year coverage na meron ka, nag-birthday ka for your 66 years old no? na birthday. Like for example, let's give an example, like January, bumili ka ng coverage, and then you're 65 years old. Okay. So basically, pasok ka. Pasok ka, September. Pagdating ng September, hindi pa tapos yung coverage mo ng 12 months, nag-birthday ka. Okay. Okay, for 66 years old, what will happen? So, bilangin natin, no? So from January to September, that's March, April, May, June, July, August, September. So, technically, you'll be covered for 8 months. Okay. Okay, kasi hanggang hindi ka pa naman nagsi 66. Kaya lang, pagdating nung September, 66 ka na. So technically, hindi na 12 months ang coverage mo. 8 months lang upon purchase nung January. So ibig sabihin, short to say, Coach Mico, basta hindi ka pa nagsi 66 years old, pwede. Okay, yan. Alright, so walang problema doon. Kasi basically, kahit 8 months lang lumalabas ang iyong coverage, it's still very important kasi like what we always say, we'll never know when accidents happen. Yes. And napaka-importante that you are protected. So, with that 8 months, especially if you will travel, and not only that, if you know, nasa bahay, alam naman natin, on that particular age, medyo mataas na ang risk on accident even though you are at home. No? So, napaka-importante noong 8 months na yun. Yes, so, at least maliwanag yung ating insurable age pagdating sa 65 and
66 birthday. Okay. Ayan. May mga nagtatanong naman, baligtarin natin. 17 pa lang ako. Okay. Pero mag-18 ako ngayong taon na to. Mm. Let's say, ganun din. Let's say 17 ako ng January, mag-18 naman ako ng September. Okay. Pwede ba yon, Coach Mico? Yan. So basically, para naman sa baligtad. Baligtad mo. Sa mga bata naman. 17, 18 below naman kasi. Oo. Kaya lang magbe-birthday naman ako ngayong September. September. This year din naman, Coach Mico. Pwede ba yon? So again, what we can only cover is yung nag-birthday na ng 18 years old. So kailangan, we need to wait, no? Oh. We need to wait on the 18th birthday pagdating ng September. That's the time we can avail for the coverage and we can cover the particular correct person. Correct. Para malinaw, malinaw po sa ating lahat. So pero pwede naman sa financial empowerment. Yeah, no? Maganda so, ibig sabihin sa kitaan, no? Correct, yeah, correct. Pwede, so, pwede. All right, so Coach Adrian, maliwanag na maliwanag 'yan, no? That yun yung tinatawag natin na non-insurable age, no? Pag sinabi natin hindi ka pasok dun sa insurable age, okay, we call that the non-insurable age. And those are the people 17 years old and below at yung mga 66 years old and above. Now, like what you said a while ago, there's still a chance, no, for them to maximize OVI opportunity. Not as a coverage anymore for their protection, pero as an opportunity for them to open up a new stream of income. Yes, okay. Ibig sabihin, pwede pa rin palang maging promoter, aggregator, or digital magbenta, partner. Mag-share, no, mag-share ng digital protection products ng OVI. Yung mga nasa non-insurable age. Yan. So, those people who are in the non-insurable age, pwede sa financial empowerment. Yan. Correct. So, yun yung sinasabi natin, pwede kayong bumili ng digital package. Okay. Okay? Yeah, kasi yung usually binibili, digital, nagiging digital member, pag product lang ang binili. Correct. This correct time, so for you to benefit dun sa financial empowerment ng OVI, you need to buy yung package. That's right. No, kaso ko, Coach Mico, may tanong, no? So, pwede pala ako dun sa digital pagiging partner. However, ang pagkakaintindi ko, meron niyang kasamang coverage. What will happen to the coverage? Okay, yan. Maliwanag. Kasi para maintindihan ng mga viewers natin, tsaka syempre, yung mga guests siguro, Coach Adrian, nagdala ng mga partners natin. Totoo yan, no? For you to actually activate your account, your free account. Actually, libre yung account, eh. Correct. You just need to buy wholesale, yung bulk na ng digital protection products and that, like what you call it, the digital package. Now, as you buy the digital package, meron na kasing tinatawag doon na personal activation yan coverage. Na yun yung coverage ng taong bumili ng package. And na so, dapat sa kanya. Dapat sa kanya. Yeah, yeah, but no, basically, meron din mga laman yun na pwede naman yung share as the retail agent activation. Now, again, paano naman yun? Kasi non-insurable age siya. So he bought the package, he have an account, financial empowerment side, meron siya. Anong mangyayari sa automatic coverage na dapat nakadesign for him or her? So yun, Coach Adrian, sa mga viewers natin, yun ay lilipat automatically to your immediate activation coverage. Meaning, pwede mo yung ipangalan to somebody that napasok sa insurable age natin. Yan, kahit hindi mo ka mag-anak yan, di ba, Coach Mico? Right, no? Kahit kanino. In fact, ipangalan o, in fact, kung pwedeng ibenta ba? Pwede rin. Okay. Pwede rin. Pwedeng i-share. Pwede, no? Ayan, malinaw ha, sa mga digital partners natin, pwede mo ibigay, ibenta sa kahit na sino. However, Coach Mico, meron tayong tinatawag na yung beneficiary. Alright. Sino ba yung pwedeng gawing beneficiary nung pinagbigyan mo noong coverage o pinagbentahan mo? Pwede bang ikaw na nagbigay? O sino ba dapat ang qualified? Okay. Ayan, so tamang-tama yung nabanggit mo, Coach Adrian, no? Napakiparang din mapag-usapan at maintindihan ang lahat ng mga members and viewers natin that basically, sa ating coverage or sa ating policy, there are two people who is involved in our electronic policy or ECOC. At sino yung dalawang yan? Yun yung tinatawag nating insured person and yung beneficiary. Okay. So, ulitin natin. Ano yung pagkakaiba nitong dalawa, Coach Adrian? Okay. Yung insured, mga kasama, ng mga digital partners dito sa community natin, yung insured, siya yung may-ari ng policy. That's right. That's or right. It could be yung pinagbigyan o pinagbentahan nung sinasabi natin o pinagtransferan. Ngayon, yung beneficiary naman, yan naman yung makikinabang in case something happens doon sa may-ari. That's right. Okay, so, when you say beneficiary, eto yung pinagkakatiwalaan ng tao na covered or insured that whatever happens to him, he wants to protect the person who is benefiting the claims and the benefits ng ating coverage. Okay. Just to clarify, for the benefit of our viewers, dalawang involved, no? So, yung insured o yung may-ari nung policy, yung pinagbigyan, pinagbentahan, o may-ari nga, no? Tapos yung beneficiary, siya naman yung makikinabang. That's right. Just in case merong mangyari doon sa may-ari, di ba? No? So, syempre, hindi naman natin na pinagdarasal, no? May mangyari. So, dalawa yan, no? So, pero may tanong ako, Coach Mico, no?
pwede ba kahit na sino ang maging beneficiary? Coach Adrian, napakaganda niyong question na yan. Kasi marami naguguluhan. Lahat sa mga viewers and ating mga digital partners, kailangan maintindihan mabuti. Sino ba yung legitimate na maging beneficiary? Okay. So again, dito mapasok yung terminology na tinatawag na insurable interest. Ayan, insurable interest. Ayan. So again, ang legitimate na tao na pwede nating ilagay as beneficiary that will benefit the claims whatever happens to the person who is protected, who owns the insurance or the policy, okay, is somebody who has an insurable interest towards the person who is protected. Okay. Halimbawa, so bigyan ko isang halimbawa, mga kasama. Halimbawa, ikaw ay married person. Mm. Ang may insurable interest sa'yo is your spouse. That's right. Your minor children. That's and it right. could be your parents, no? Correct. Yun yung immediate kasi may hierarchy yan, Coach Mico, no? Correct. Next correct. Of kin. Pero again, as a basic rule, no? Ulitin ko, pag kayo po ay may asawa, it's your spouse, your children, minor, or your parents that's ang pwedeng right. immediate na beneficiary mo. Correct. So let's go deeper pa, no? Doon sa terminology na insurable interest para mas maintindihan pa nila. Mm-hmm. So when you say insurable interest, ito yung tao na maaapektuhan okay. whatever happens to you. So if something happens, an accident maybe happened to the person who is insured, etong mga taong may insurable interest is going to be affected yes. maybe emotionally yeah, correct. Or financially. Yan. So in any aspect of their life, pag apektado sila drastically because of what happened to the person who is insured, then they can be an insurable interest and they could be a beneficiary. Oh, legit, no? Kaya In short to say, Coach Mico, ito yung mga blood related, no? Correct. Dapat, no? Kaya lang may hierarchy nga tayo, no? Oo. So pwede ba yung tita, tito, pinsan, Coach Mico? Actually, that could be possible. Kung wala na tayong mga first degree na okay. relative or yung ating mga tinatawag na first image or immediate, yeah. no, na kamag-anak, like what you said, yung asawa, anak, or mga magulang. Kapatid. Kasi susunod dyan, eh, yeah. no? Okay. So doon lang papasok yung mga next of kin. O doon lang papasok yung mga relatives na tinatawag natin. Mm-hmm. Yan. So bakit nga ba may mga insurable interest na chine-check, Coach Mico? Yan, kasi napaka-importante no, ng ating insurable interest because part of the law rin ng insurance is that we need to make sure na, again, like the insurable interest defines na kailangan yung beneficiary is somebody that will be affected. Yan. Kasi nga, importante yan. Kasi hindi naman pwedeng basta hindi mo kakilala, ibibilang mo ng coverage at ikaw yung magiging beneficiary and there could be a cause of fraud dyan sa tinatawag na policy na yan. Yan. So, kaya, yan, ating tandaan. Although, nandiyan naman yan sa ECOC natin at pwede tayong magtanong sa amin, sa ating customer service representatives, no, sasagutin niya, no. Pero yun lang, basic po, kailangan blood related, no. Merong relasyon, no, yung ating insured sa beneficiary. And of course, gusto nating i-emphasize Coach Adrian kasi importante itong malaman ng lahat ng mga digital partners because it is our sole responsibility that whenever we give, we share itong ating coverage or protection coming from OVI, the main purpose of this is to actually help maitulungan yung mga ating kababayan, matulungan yung ating mga kasamang members na maintindihan yung importance ng protection. And whatever happens to us, matulungan at magabayan yung mga pamilya, bereaved family na pwedeng maiwanan ng ating mga members. That's right. Ayun. So, wag po kayong malito kasi, Coach Mico, ito naman para sa mga digital partners natin. Nalilito sila. Sabi nyo, pwedeng ibigay kahit kanino. Yung transfer, no? Kasi kung ikaw ay below or not within the insurable age, you join the business, merong kasamang immediate, ano yan, personal activation na coverage, yun pwede mong ibigay, mag-a-appoint ka kung kanino mo ibibigay yun. However, yung beneficiary nung pinagbigyan mo, sila pipili. Dapat that's right. merong blood relation o blood related correct. Dapat sila. And that's the main purpose of giving the gift of protection. When you give the gift of protection to somebody, syempre hindi pwedeng ikaw yung magbe-benefit. Yung magbe-benefit or ikaw yung insurable or ikaw yung beneficiary. Kasi that could never be possible. Yes. So again, dapat yung kamag-anak nung ating protected na niregaluhan ng protection. Yan. Unless ikaw binigay mo sa asawa mo, definitely your spouse, niregalo mo sa asawa mo dahil covered ka, niregalo mo, definitely, by rule, since you're the spouse, pwede ka maging beneficiary nung asawa mo. That's no? right. Kahit binigay mo sa kanya. So, minsan kasi nalilito sila no? dun sa mga rules. No? Ayan. Again, pag kayo nalilito, nandito tayo, Coach Mico.
at ang ating OVI customer care. That's right. So again, tulungan tayo. We have the numbers. We can show you here. The, again, to remind each and everybody, yung ating mga social media pages, just need to keep in touch with us. And of course, we'll show you here right now yung ating number, yung OVI customer care hotline number na inyong pwede nyo tawagan in case of any questions in regards to our ECOC or our electronic policy and anything about Orbis Victus International. Okay, so that's it for today, Coach Mico. Yan. So again, marami tayong natutunan. We're expecting to be with you on the next coming episode of OVI On Air. Thank you, Coach Adrian. At maraming salamat sa ating mga digital partners and digital members. Kung nakatulong sa inyo itong ating OVI On Air episode today, please comment below your favorite topic. And of course, comment nyo rin yung mga question nyo so that we can get some topics on the next coming episode mapag-usapan natin dito. So once again, this is Coach Mico. And this is Coach Adrian Del Rosario. And this is OVI On Air. God bless everyone.